Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga national news. Alas 6:49 na ng umaga. Korte Suprema, handa na sa mga exam sa Setyembre. Ang detalye ng balitang yan, malaki kamar June Samson. Kamar June! Pinumpirma na ng Korte Suprema na umabot sa tatlong local testing centers ang kanilang napili para pagdahusan ng 2024 bar exams sa September 8, 11 at 15. Dito sa National Capital Region ay anim ang testing centers kabilang ang UP Diliman, University of Santo Tomas, San Beda University, Manila Adventist College, UP PGC at San Beda College, Alabang. Sa Luzon naman ay daraos ito sa St. Louis University sa Baguio at University of Nueva Caceres sa Naga City. Sa Visayas naman ay magdaraos ng bar exams sa University of San Jose Recoleto sa Cebu City, Central Philippines University sa Iloilo at Dr. Orestes Romualdez Educational Foundation sa Tacloban City. Habang sa Mindanao ay gaganapin ang bar exam sa Xavier University sa Cagayan de Oro at Ateneo de Davao University sa Davao City. Bakit sa datos ng Supreme Court ay umabot ng mahigit sa 12,000 ang nag-apply para mag-take ng bar exams ngayong Setyembre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Marita Servisyo. Samantala, mga taga-Maynila naniniwala na may corruption sa flood control. Ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Margot Gonzalez. Kapartner Margot! Hindi direktang tumama sa Metro Manila ang bagyong Karina, pero matindi ang naging pagbaha sa NCR noong nakaraang linggo kasi walang humpay na pag-ulan, tulot na rin ang hangin habagat at pinalakas nitro. Ang mga bahang naranasan ay hanggang liig at ang iba lagpas tao pa nga. Tanong nila, may pa-flood control project pala pero bakit malala ang naging pagbaha? Hindi tuloy napigilan ng mga taga-Maynila na magduda sa ipinagmalaking proyekto ni Marcos Jr. Longzona matapos silang bahain. Bakit binabaha pang ring kung may flood control? Lagi binabaha po ang Pilipinas. Saan nila dinadala yung pera? Para lang sa bulsa nila o para sa ano? Ayun ang tanong, malaki po, bilyon-bilyon lang na ginagastos nila. Pero ganun pa rin po. Siyempre, DPW, saan dyan ang pera? Sa totoo lang eh, saan dyan ang pera ng... Parang... Wala tayo may corruption dyan. Kahit naman saan, meron eh. Kahit saan, meron. So, niwala tayo kayo hindi naging epekto din yung flood control kasi corruption. Oo, lahat ng proyekto ng gobyerno, kaya hindi naging effective, may corruption. May corruption yan eh. Oo, so, hindi ko kayo naniniwala na kahit bilon-bilon pa yung ilaan, hindi magiging effective yung problem. Mali, ba lalagay lang sa bulusa yan? Siguro konti lang yung lalabas dyan, pero yung the rest nasa bulusa na ng mga politiko. Pare-paras naman po tayo nagbabayad ng tax, pero bakit ganun po yung nangyayari? Hindi rin naman po natin alam kung saan po napupunta yung mga ganun po yung binabayad po natin ng mga tax. Nagtataka rin ako bakit bumaha. Dati yan hindi pumapasok dito sa lab ng clinic yung bahang, ngayon pumapasok na. So ang naki-question ko yan, di ba may mga budget para sa mga flood control, ganyan. Bakit ano, bakit over yung baha ngayon? Kulang na lang bugi Manila. Ang mga senador, nagtataka din kayong bilyon-bilyong pisong inilang budget para sa flood control. Bukas, Arnong Webes, ay magkakaroon ng Senate inquiry para usisain ang proyekto na may budget na 1 billion kada araw. This will be done by the DP, yung Committee on Public Works and Highways, kasi in connection with the budget, yung budget on flood control. So hinahanap nila nasaan yung budget. Sabi nila it's 1 billion a day daw ang budget sa flood control, which is 1 billion a day, that's 360 billion a year. So hinahanap nila, but tayo na po flooding, eh, ang laki-laki ng flood control budget. Para sa taong 2025, ang proposed budget para sa flood control ay nasa 257 billion pesos. Ayon kay Senator Cindy Villar, dapat busing maigi ang padokalang pondo. Tingin ko dapat busing kung saan dadalhin kasi flood control project is very vague.
Yung iba nga, pinalilinis lang ng ilog. How did you know na nililinis ang ilog? Sisisid ka sa ilalim ng ilog? Oh, I mean, talagang implementation yan eh. Ako kasi nag-implement ako ng paglinis ng ilog 10 years eh. Eh, kung hindi ako nagbantay, walang mangyayari doon. May nakita na ba kayong master plan? Oh, siguro, we should ask na rin. Ito rin ang hinaino mga ordinaryong Pilipino. Ay na rin daw kasi nila maranasan ang mabahaan at ang malaking aberya. Sana aralin nilang mabuti kasi ang daming taong naapektuhan, hindi lang mga mahirap, mayaman, negosyante. O kahit lahat ng ordinaryong tao apektado sa nangyayaring bahana. Sobrang hassle, ang hirap nun. Yung mga gamit mo, mauubos, magpapagawa ka ng bahay, lahat, permiso. Permiso talaga. Lahat naman eh, sumula, mga bata, hindi makapasok, di ba? Tapos yung mga sakit pa, may mga spirosis pa tayo dyan, di ba? Bukod pa yung mga nilalaglat, nagtatrangkaso, sobrang hassle. Pero kung pagbabatayan ang naging sagot ng DPWH, tila malabo na maging flood-free ang Metro Manila. I think actually there are still many low-lying areas in Metro Manila. Ang plan lang natin dito is to mitigate the flooding problems in Metro Manila, no? By way of, ito yung sinasabi natin by way of implementing yung engineering solutions. And plus, of course, yung social and environmental issues have also to be addressed, actually. No? Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal, Mark Gonzalez, SM9. Sa dagdag balita, mga OFW, first time nakaranas ng launch sa NAIA. Ang detalye, malaking Marsherry Light. Marsherry! Mga komportableng upuan, libreng wifi, maraming power outlets at charging docks, libreng pagkain kasama ang mga inumin at mga resting areas para sa mas komportableng paghintay ng mga OFW bago ang kanilang mga flights. Ito ang hatid ng bagong OFW lounge na matatagpuan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. At alam niyo ba, karamihan sa OFWs ay first time makaranas na mag-lounge sa ganitong klaseng pasilidad. Gaya ni Austin, na 18 taunang nagtatrabaho abroad at iba pang mga OFW. Dito po, first time ever naka-experience ako ng OFW lounge. Pagdating ko po dito, may libreng pagkain, inumin, air condition. Talagang makakapagtay ngayong mga OFW na galing sa abroad o yung mga paalis pa lang ng bansa. For the first time, nakita ko yung OFW lounge. I was amazed. Maganda. Nakakapagtay ngayon yung mga OFW before the flight. Ako po, first time po. Pangalawang uwi ko na po ito. Pero may balik. Ako po. Ito po, nakakatulong din po sa amin po. Kasi yung budget po ng pangkain, masasave na po namin. Maganda po dito, nakaka-relax, tapos masarap po yung pagkain. Sana pagpatuloy po itong programa na ito para makatulong po sa kagaya namin. Sinabi ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, sa ngayon dalawa pa lang ang mayroong lounge sa NAIA, ang Terminal 1 at Terminal 3. At target nilang maglagay ng OFW lounge sa iba pang international airport sa bansa. It's already in the works at antay lang tayo ng ng directives. Pero lahat yan, malaligan natin. Nitong mga nakaraang linggo, naglagay din ng Seafarers Hub sa Ermita, Manila ang OWA para sa mga magigiting na seafarers na kadalasang nakikitang nakatambay sa kalaw. Kung napapansin nyo dati, nakatambay silang lahat sa may TM kalaw. Bang init, hawak yung papeles, at kung maghapon kang nandun, mauubos talaga baon mo sa pagbili pala ng tubig. Eh dito, libre ka dito buong maghapon, 24 oras. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News. Samantala, PNP kinabuhian ng taong bayan dahil sa ginawa ni Marby Lion kay former NTFL CAC official. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Almar Porzuelo. Kapar Almar. Karang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte
Mahigpit ang kanyang bilin sa pambansang pulisya na gawin ang trabaho at ibigay sa taong bayan ang isang ligtas, maayos at payapang bansa. Ang pangako noon ni dating Pangulong Duterte sa mga Pilipino na ligtas makapaglakad sa gabi ay natupad at naramdaman ng bawat mamamayan dahil sa kooperasyon at serbisyo ng kapulisan. Dahil dito, bumalik ang tiwala at respeto ng taong bayan sa kapulisan. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration ay biglang nagbago ang Philippine National Police or PNP sa pamumuno ni Romel Marbil. Ito'y matapos ang ginawang karumal-dumal na pagsalakay na naka-full battle gear ng mga PNP staff at PNP CIDG sa mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang nasabing iligal na pag-atake ay nasaksihan ng milyon-milyong Pilipino dahil sa ginawang pang-aabuso at pambabastos ng PNP sa mga KOJC members. Maraming Pilipino ang nagalit sa kanila. Ngunit imbis na itama ang kanilang mali, hindi pa rin nagising sa katotohanan ng kapulisan. Bagkus, dinagdagan pa nila ang kanilang patong-patong na kasalanan sa ilalim pa rin ng liberato ni Romel Marbil. Sa pagkakataon na ito, tinarget naman nila sa kanilang pang-aabuso ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa, walang iba, kundi si Vice President Sara Duterte. Binawasan kasi ni Marbil ang security ng Vice Presidente at tinanggal ang kanyang mga matatapat at matagal ng security sa kanyang pamilya, bagay na pinalagan ng ilan sa ating mga kababayan dahil maaring malagay sa panganib ang buhay ng pangalawang pangulo. Para sa dating kadre at intelligence officer ng CPP NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, hindi ginagampanan ni Marbil ang kanyang trabaho sa PNP dahil nagagamit na ito sa politika. Marbil is not promoting the highest professional standard for the Philippine National Police as a professional law enforcement organization. Marbil is promoting patronage politics, transactional politics like an armed goons na hindi dapat ginagawa sa PNP. Para sa kanya, naaawa siya sa mga matitinong pulis na nadadamay sa kabulastugan na ginagawa ni Marbil. Kawawa ang mga matutuwid at matitino ng mga opisyal ng PNP na nadadamay dito sa unprofessionalism, unethical conduct na ginagawa ng GPNP na ito. Para naman sa dating tagapagsalita ng NTF-LCAP na si Dr. Lorraine Badoy, si Marbil ang dahilan kung bakit kinamumuhian na ngayon na mga Pilipino ang PNP. So, makikita mo na itong Marbil na ito ang rason kung bakit maraming tao ngayon kinamumuhian at nawawala ang tiwala sa PNP. Kaugnay nito, sinabi ng isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel na ang pagbaba ng trust ratings ng mga pulis ay bunga ng liderato ni Bongbong Marcos Jr. It's all part of the incompetence ng administrasyon po ni Bongbong Marcos at yung mga prioridad na hindi po natin maintindihan. So, napakalungkot po that this is happening. Walang hustisya naman kung ituring ng dating presidential consultant na si Jose Alejandrino ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Anya, wala nang tiwala ang taong bayan sa gobyerno dahil sa pinaggagawa nitong pang-aabuso sa kapangyarihan. There is so much injustice being done by this government. That is why the trust rating of Bongbong Marcos has fallen and will continue to fall. Because they no longer believe in this government. Para sa Diyos sa Pilipinas, kong mahal Almar Forzuelo, SMN News. Sa iba pang mga balita, backdoors ng KOJC, may mga police presence na rin. Alamin natin yan kay Kabayo Charmaine Balagon. Kabayo Charmaine. 6 to 12 naman, ma'am. 6 to 12. Pero na-inreliable naman, sir. Yes, ma'am. So, 24 hours yes, ma'am. Visibility there, sir. So, sir, kauban mo sa katong mga nag-apuan to sa perimeter sa KOJC? Kauban mo ato nila? Same order mo, sir? Ang order, ma'am? Opo. Ang parehar mo yung visibility na gaya po mo yung kuan. Yes, ma'am. Mm-hmm. So, dere sa... Ang area ni mo, sir, is kaninga? Dyan yun, ma'am. Dere. Saan naman yung siyang barangay, sir? Wala ba ako? Ano? Dilimang ko tagal ako. Ah, oriental ko, ma'am. Naniniwala ang KOJC missionaries na pinapalibutan na ng kapulisan ang religious compound ngayong apat na araw nang may presensya ng kapulisan dito. Para sa simpleng blind curve dito sa Barangay Road, papuntang Sami Uy Village sa Barangay Sasa, Davao City, ay may 24 oras nang nagbabantay ng mga kapulisan at mula pa talaga ito sa ibang provincial police units. Dahil dito, pinuntahan ng SMNI team kasama ang Kingdom Minister na si Brother Bobby Turmes, si Barangay Kagawad Mark Bangalaw na siyang Peace and Order Committee ng barangay para makapanayam at alamin ang estado ng kapayapaan sa barangay.
Dili ko aware ani, pero i-ask na ko si Kap kung aware siya about ani. Pero i-double check na ko, sir. Ay, po, sir. Oo, din ako po ng agihan daara. Kay nagarubing man may daara ato ang mga barangay, ano, police. Unusual o nakapagtataka na sa liit ng kalsadang ito ay may nakaposting police sa lugar para umano marespondihan ang mga tawag ng insidente dito. Ito nga ba ang totoong dahilan ng kanilang pagbabantay? O di kaya ang mismong backdoor ng KOJC ang kanilang punteriya? Bagamat hindi kinagamit bilang lagusan ang mga backdoor na ito, nananatili itong nakasara sa loob ng maraming taon dahil bukod sa hindi ito accessible sa mga sasakyan, ito ay residential area malapit sa airport. Wala may coordination sa ako as peace and order, pero I don't talk kay Cap. Active man ang ako ang mga BIPAT, mga barangay peacekeeping. Oo, garubing man sila every area. And ang amo ang kang ang akong ka-tie-up na magrubing sa gabi eh, ang Sasak Police Station. Oo, pero naka ano uniform lang na sila, normal uniform nila. Dito ng battle gear. Nila na uniform. Aminin mo sa kita naman yung mga... And unusual lang na i-posting nila sa mong barangay. So ako nang i-verify. I-confirm na ako. Samantala, hindi nagbigay ng komento ang dalawang pulis nang sabihin ng SMNI na ang lugar na kanilang pinabantayan ay siyang backdoor ng KOJC at paulit-ulit ang pagsasabing police visibility at legal umano ang kanilang operasyon. When it comes to Barangay Sasa, kung ay request ang barangay, dapat si Barangay Sasa ang Sasa Police Station ang magpadala o detail for that area. Saka inner course siya, sir. Inner ano siya. Medyo basi maka-alarm po sa itong mga residente. Bukod pa riyan, kumpirmado na rin ang sinasabi ng mga residente sa Land Park na dumarami ang nangungupahang pulis sa iba't ibang boarding houses dito. Sa mga kabahayan malapit sa perimeter fence sa likuran, maging sa gilid ng KOJC compound. Sa katunayan, sa pag-iikot ng SMNI sa nasabing mga lugar, nakita namin ang isang patrol car na nakaparada sa isang bahay sa loob ng pribadong subdivision na may tatak RHPU-12 with body number 1206. Ilang metro na lang ang layo sa KOJC perimeter fence. Ano ang ginagawa ng isang patrol car ng Regional Highway Patrol Unit mula Region 12 sa lugar na ito? At kailan pa sila simulang tumira sa lugar na ito? Sa pag-monitor ng mga security ng KOJC, ang naturang patrol ay halos araw-araw dumadaan sa harap ng KOJC compound, araw man o gabi. Yung mga midari po daan yun, sir, kay line-line po namin yung... Asa din mga... Sur, sa kwan, mister, sa sur, pero rin yung kwan. Butang na midari, para police visibility. Kaya naman, naniniwala ang mga taga-KOJC na pinapalibutan na ng kapulisan ang compound dahil na rin sa mga nakikita nating mga kahinahinalang aksyon ng kapulisan at walang ibang pakay kundi muling pasukin ang pasilidad sa ilegal na paraan tulad ng ginawa nilang pag-atake noong June 10 taong kasalukuyan. Samantala, handa namang makipagtulungan ang pamunuan ng Barangay Sasa sa mga kakailanganing tulong para sa seguridad ng KOJC. Ako ang i-verify po kung asa na base ng mga police dara. Tawagan po na kung sa police station kung ilahan ng aware po ba sila na sa ano para ma-documentation lang po ito, no? Kay alarming po na sa ano residente na ay battle gear na naka-battle gear na ano yun. Mga police. Pero ang uniform nila, naka ano sila? Full battle gear na ka-uniform. Kaya ang normal police is katong blue nila. Diba? So friendly to nga uniform. Kaya medyo alarming. Samantala, tayo ay naghihintay ng kasagutan mula sa pamunuan ng Barangay Sasa patungkol sa kung ano ang tunay na dahilan at kung sino-sino ang mga kapulisang ito na kumikilos ngayon sa kanilang lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang yung citizen correspondent mula Davao City, Charmaine Balagon, SMNI News. Samantala, PNP Chief Marbil, biglang na nahimik tungkol sa usapin kay BP Sara. Ang detalye mula kay Kapar Paul Montibon. Kapar Paul. Kapansin-pansin ang biglaang pananahimik ni PNP Chief Romel Francisco Marbil dahil hindi na siya nagsasalita pa patungkol sa mga isyong may kinalaman kay Vice President Sara Duterte.
Kasunod ito ng inilabas na open letter ni VP Sara na kumukundina sa pangaharas ng PNP sa Vice Presidente. Una na rito ang walang paalam na pagtatanggal ng 75 na police personnel sa tanggapan ni VP Sara. Pagsisinungaling na walang banta sa buhay nito at tila surveillance sa kanyang pamilya. Sa panayam sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Gene Fajardo, hindi na raw sasagutin ni Marbil ang issue dahil nakatuon na ito sa pagtulong sa mga biktima ng nagdaang kalamidad. Sa ngayon, ani Fajardo, mas pipiliin na lang ng PNP na resolbahin ang issue sa tahimik na pamamaraan. Well, like I said po, na the GPNP opted not to answer na lang po kung ano man po yung mga nabitawang salita po ng ating Vice President, of course, out of respect to our Vice President. Kung ano man po itong mga usapin po na ito, we rather address this silently po. Ang problema kasi, hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw ang totoong dahilan ng pag-aalis ng security detail ni VP Sara at naiwan lamang ang mga pulis na mismo ang PNP ang pumili. Bagay na una nang tinawag na sinungaling si Marbil dahil sa mga tagpi-tagping palusot at dahilan. Nauna na rin kinundina ng batikang abogado na si Attorney Harry Roque ang tinuran ng PNP dahil ang Vice Presidente bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansa ang siya lamang may karapatan na pumili ng mga police o security na may trust at confidence ang pangalawang pangulo. Alam mo, gaya ng aking sinabi, ang seguridad, kapag hindi mo pinagkakatiwalaan ang nagbibigay ng seguridad, wala ka rin seguridad. So ang importante, hindi lang mayroong tao na nagtalaga na magbantay sa'yo, kung hindi mas importante na pinagkakatiwalaan mo yung mga taong nagbabantay sa'yo. Ibinabala rin ni Attorney Roque na si Marbil ang posibleng managot sakaling may mangyaring hindi maganda sa Vice Presidente kasunod ng desisyon nitong alisan ng security detail si VP Sara. Samantala, dahil sa naranasang kalupitan ng PNP sa pangalawang pangulo, mismong ang grupong Moro National Liberation Front o MNLF na ang nagpaabot ng kanilang pagsuporta kay VP Sara at handa ang grupo na maglaan ng security detail para sa pangalawang pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNA News. Okay pa rin sa balitang yan, mga banta sa seguridad ni VP Sara, hindi dapat ikumpara kay dating VP Lenny ayon kay Attorney Roque. Ang detalye mula kay Kamar Angel Pastor. Kamar Angel. Magkaiba kung ihahambing ang seguridad ngayon ni Vice President Sara Duterte sa panahon noon ni dating Vice President Lenny Robredo. Yan ang komento ni Attorney Harry Roque matapos na ikinukumpara ng iilan na mas marami daw ang security ni VP Sara kaysa kay Lenny. Sabi ni Roque, wala naman daw kasing malaking banta sa seguridad noon ni Robredo. Siyasatin rin daw muna kung ano ang pinagkaiba sa usapin sa seguridad ng dalawang Vice Presidente. Sabi nila, well, panahon ni Lenny, hindi ganyan karami ang security niya. Eh, natural. Ano bang ginawa niya? Wala naman. Palamuti lang naman siya noon sa gabinete dahil binigyan nga siya ng cabinet post si Presidente. So, saan magagaling ang banta? Alam naman natin na panahon na ni VP Lenny, meron ng alyansa rin no? Doon sa mga makaliwang mga grupo. So, saan magagaling ang banta? Hindi gaya ni Inday Sara na talagang siya ay naging co-chair ng NTF-LCAC na talagang tumitirigsa sa CPP-NPA ng mga terorista. No? At tinutulan pa nga ang usaping kapayapaan dahil hindi dapat nakipag-usap sa mga terorista. Bukod pa dyan ay malaking banta rin daw sa buhay ni VP Sara ang mga naging kalaban ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang mga drugista. May ganyan bang kalaban ang mga ama ni VP sa Lenny? Wala naman. Retiradong judge yung kanyang ama. Eh samantalang itong ama ni VP Sara ay dating presidente na maraming tuniligsa, lalong-lalo na yung mga drug lords. So ang banta, hindi lang nanggagaling sa CPP-NPA, nanggagaling din sa mga drug lords. Masasabi ba yan ni VP Lenny? Hindi. Sabi pa niya huwag masamain kung madami man ang security ni VP Sara dahil kung kinakailangan daw na protektahan ang seguridad ng presidente, nararapat lang na protektahan din ang buhay ng Vice Presidente. Yung kung tingin yung napakadami naman ng security detail ni VP, talungin natin ilan ba ang PSG? Ikumpara natin. Ang alam ko isang buong compound dyan sa Malacanang ay nakalaan para sa PSG. Wala pong ganyang compound ang nakalaan sa VP. So, maging ano naman po tayo, maging critical, tayo usigin po natin ang basehan sa mga comparison at doon pa lang sa katotohanan na talagang tinaya ng ni VP Sara ang buhay niya laban dito sa mga teroristang CPP-NPA at tinaya ng buhay ng kanyang ama
ang buhay rin niya laban dito sa mga drug lords at drug cartel, iba po talaga ang pangangailangan seguridad ng ating BP Sara. Sa huli muling binigyang diin ni Roque na kung sakaling may mangyari man kay VP Sara ay walang ibang mananagot dito kundi ang hepe ngayon ng pambansang pulisya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kong mahal Angel Pastor, SM9 News.